Maaring tinatanong natin kung ano ba talaga ang hatred, yung pagkapuot. Is it at a given time you become upset about something that someone has done to you? Ito ba yung sa tuwing makikita mo yung tao na nanloko sa'yo ay halos kumulo ang dugo mo? O di kaya naman ay marinig mo pa lang ang boses ng kapitbahay mo na itsinismis ka kung kani-kanino ay parang sumasabog na ang mga ugat mo sa ulo. At maaaring na itatanong mo rin sa sarili mo, wala ba akong karapatang magalit kung minsan? Hindi na ba ako pwedeng magalit? Kahit na sinaktan na ako, na pinaasa lang ako halimbawa, na tinakbuhan ako sa utang, o di kaya ay nilait-lait. Pinaratangan ako ng kung ano-ano na hindi naman totoo. Paano ko patatawarin ang mga taong ganyan? Sa araw na ito, mga kapatid, ang ating pag-aaral ay may kinalaman dito na pinamagatan nating forgiveness as opposed to hatred. Pero bago tayo magpatuloy, tayo ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa. Mayakda ng aming mga buhay, Panginoon. Itinataas po namin ang araw na ito, ang gawain ito sa iyong harapan. Hinihiling po namin na ito ay pagpalain mo kasama na ang pagpapala mo sa amin. Hinihiling ko, dakilang Diyos, na buksan ang aming mga puso, ang aming mga isip, upang ang malalim na kahulugan ng iyong mensahe ay magkaroon po ng katuturan, magkaroon ng buhay sa aming mga buhay, at makatulong sa amin upang kami ay mabuhay na may pagpapatawad sa aming mga puso. Dakilang Diyos, samahan mo kami sa gawain ito. Limliman ng iyong banal na espiritu, puspusin ang iyong katalinuhan at bakuran ng iyong mga anghel upang ang mga kaaway hindi po makakilos sa aming kalagitnaan. Dakilang Diyos, empower us. Lead us, Lord God. Ito pong aming dalangin as we worship and glorify your holy name. In Jesus' mighty name, amen. So, to be clear, mga kapatid, all people can be annoyed. Hindi ba? Or sabihin na nating mainis or magalit paminsan-minsan na nagagawa ng ibang tao. Yung bang, halimbawa, purposely iniinis ka, hindi ba, ng isang tao, hindi naman masama ang mainis or magalit kung kinakailangan. Normal ang emosyong ito kasi tao tayo, di ba? Ang hindi tama, mga kapatid, ay ang magkasala tayo dahil sa emosyong ito. Anong sabi sa Ephesians 4 verse 26? In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. Sabi ni Paul, huwag hayaang lubugan ng araw ang ating galit dahil magiging malalim ito. Hanggang maging rage na ito, yung bang galit na tayo. Kasi pinatagal natin yung galit natin sa puso. Everyone is entitled to react or respond to situations according to what they feel. Righteous anger is an emotion given by God to express feelings when we are unhappy. Righteous reaction to protect us or protect ourselves. Isang reaksyong mapananatiling Christian. Madalas kapag sinabing Christian, ang expectations ng iba, yung bang hindi na marunong magalit, hindi ba? At sa ganitong pananaw, nagkakaroon tayo ng problema kasi hindi komo at Christian na tayo o ako o kayo man ay naaalis na sa atin ang emosyong mainis or magalit at kakayahang magkamali na bumuo sa ating upang maging tao pa rin, hindi ba? Excuse me. Pero sino rin ba ang may sala kung bakit ganito ang pananaw ng karamihan sa mga Christians? Sino nga ba? Yung bang nadahilan din naman upang ang mga ilan ay magalit at mapuot sa ating na mga born again Christians? Hindi ba ang ilang Christians din naman? Dahil ang ipinoproject ay parati na lang silang tama at magaling. Nakalulungkot man, pero maraming Christians ang nagiging mga self-righteous. Yung bang sila na lang ang parating tama. Naakala mo kung sino makitungo sa iba, 'di ba? At maski sa kapwa Kristiyano,
nakukuha makipagtalo pa. At marami pong ganyan. Hindi nyo ba napapansin? Mula sa mga susuotin, tabas ng buhok, ng mga kababaihan halimbawa, mga alahas na isusuot, hanggang sa mga pagkain kakainin, ay may mga opinyong sa biglang tingin ay makalangit. Akala sa biglang tingin ay makadiyos, pero mapanakal, mapanghusga at mapanikil, mapambihag at mabagsik, hindi ba mga kapatid? Kaya tuloy, nasasabihang mga born against tayong mga Christian. Dahil halos lahat na yata na pwede namang gawin ng isang tao ay against lahat, bawal. Hindi pwedeng gawin, hindi pwedeng isuot, hindi pwedeng kainin, etc., etc., etc. Ang isang Biblia ay ginagawang instrument for what? For debates. Hindi ba very un-Christian yan? Sa tingin nila, sila lamang ang at ang kanilang church denomination ang tama at ang lahat ay mali. Ang lahat ay demonic, satanic, diabolical at maraming ganyang mga simbahan ngayon. Yun ang nakakalungkot. Imbis maging malaya ang pakiramdam ng isang tao ay lalo pang nasasakal. Pero ano ba ang punot dulo nito, mga kapatid? Hindi ba pride? Ano ang sabi sa Book of Mark, sa Mark 10 verse 18? Why do you call me good? Jesus answered, no one is good except God alone. Mismo si Jesus sa pagkakatawang tao ay inaming hindi siya good kasi nga nasa katawan siya ng tao, although siya ay perfect because he is God. Totoong-totoong tao at totoong-totoong Diyos. Pero sa pagpapakumbaba niya, nasabi niya ito. Sa hindi magandang nakagawian ng maraming Christians, marami tuloy ang nagtatanim ng galit at pagkapuot sa kabuuan ng Christian community. At ako ay isa na sa mga nakararanas nito, mga kapatid. Itinuturo nating huwag mapuot, pero kung minsan tayo mismo ang nagiging dahilan para maraming tao ang magalit rin sa atin. At kung tayo ang pagmumula ng galit, ng pagtatalo, ng pagkakahati-hati among families, sa tingin ba natin nalulugod ang Diyos? Uwi sa kalungkutan, dala ng galit sa isa't isa. Ano nga ba ang galit? Ano ba ang pagkapuot? Ang pagkamuhi, mga kapatid? What is hatred? Yan ang pag-aaralan natin. So hatred is relatively a stable feeling of intense dislike for another person, another entity, or a group. Yung sa sobrang pag-ayaw natin sa isang tao, halimbawa sa isang samahan o isang grupo, ay nakukuha nating magalit sa kanila. It is distinct from short-lived feelings such as anger and disgust. It is a form of active, continuing aggression that often uses up significant emotional energy. Kapag ang isang tao ay nakararamdam ng pagkamuhi sa isang kapwa-tao halimbawa, ang kadalasang nagagawa nito ay maituon ang kanyang emosyon sa pagkagalit na nagdadala sa kanya upang ayawan o layuan yung taong galit siya, yung taong ayaw niya. So galit ka halimbawa sa mayabang mong kapitbahay kaya hindi mo siya makuhang pansinin o batiin man lang. Yung makita pa lang ang anino nila ay parang kumukulo na ang dugo mo. Hatred is part of human emotions. Some researchers believe all people have the capacity to hate, while others believe that hatred is uncommon. Of course, for Christians like us, who possess this intense negative feeling is unbecoming. Hindi na babagay. Because it emerges as a learned emotion that flourishes in the absence of compassion. Kapag pa galit ka, nakukuha mong maawa dun sa tao, hindi ba hindi? So, it is an intense emotional dislike developed due to envy as one of the reasons. Sa pagkaingit. Yung bang galit na galit sa mga taong mas angat ang kabuhayan kaysa kanila. Yung gigil na gigil sa mga kapitbahay na kumpleto sa mueble, samantalang sila ni maliit na sofa o bangko, wala. Laging may bagong damit ang kapitbahay, may malawak na solar, maraming mga mamahaling halaman sa bakuran, mga plantito at plantita.
Inis na inis ang mga taong mayroon na wala sila. They consider it unfair that someone has what they lack. Hindi ba? Mayroon namang gigil na gigil sa mga taong mahihina. Yung mga lame duck, sabi nga. Yung sa tingin nila ay kaya-kayanan nila. Hindi ba? Kaya magtatapang-tapangan sila. Magmamatun-matunan. Magbubuli. At marami sa ganitong mga tao ay nakuha ang ganitong uri ng pakiramdam sa nakalakihang galit sa loob ng kanilang mismong pamilya. Mga pag-aaway ng mga magulang na nakasanayan na kaya't mismo sila ng mga anak ay natamnan na rin ang galit sa puso translated in their way of interacting with the others. Mayroon din naman ang galit nila ay nagmumula from their dissatisfaction with their environment. Halimbawa, galit sa kanilang lugar, nalungga ng mga chismoso at chismosa at pugad ng mga mapanghusga. O di kaya ay matinding pagkapot sa iba't ibang social o religious groups dahil sa hindi sila sang-ayon sa mga paninindigan ng mga ito. Mayroon ding nagsimula ang pagkapuot dahil sa mga panlalait at pang-aabuso ng iba sa kanila. Or they feel the hate when they feel powerless. Pero kadalasan, ang pagkapuot, mga kapatid, ay nagsisimula sa maliliit na issues. Maybe a boyfriend or a girlfriend, a spouse or a friend, or even who forgot to call us agreed. Hindi ba? Or tinatawagan pero hindi pinipick up ang call, hindi ba madalas mangyari yan? Lalo sa mga magbo-boyfriend, girlfriend, sa mga mag-asawa. Pwede magsimula sa pagiging seemingly unappreciative ng asawa na hindi man lang makarinig ng papuri sa luto niyang kare-kare. Na kapag tinanong mo kung masarap, ang sagot, ayos lang, pwede na rin, di ba? Pwede rin ang dahilan ng pagkagalit ay ang hindi pagbabayad ng utang ng isang kumare sa kanila. Or an insensitive na kapitbahay na sa tuwing may nakasampay siyang mga labada sa bakuran, ay tsaka naman sasabayan ng pagsisiga. If these issues are not properly addressed, this wound on relationship can start to swell. And the poison can begin to take over. When hatred thrives in our heart, our thinking can become unreasonable. People with a deep sense of anger in their heart break the relationship with a person who offended them. Obviously, ganun naman talaga nangyayari. Maaring iwasan na at layuan, or worse, gumanti, hindi ba? Na sa huli, kung anumang nabuong magandang samahan ay nasisira tuloy. O di kaya naman ay walang mabubuong magandang samahan dahil sa umpisa pa lang ay nasira na. And before we know it, or before they know it, they can fall victim to holding hatred. Once the poison of hatred fully takes effect, mga kapatid, the old serpent we call Satan can easily overtake them. Anong sabi sa Revelation 20 verse 2? And resist the dragon, that ancient serpent who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years. So holding grudge, mga kapatid, can have deadly effects on our character and relationship. Tandaan natin yan, mga kapatid. Hatred, jealousy, and unforgiving attitude can be the consequences as the deadly venom spreads and overtakes our interactions with others. Sisirain ito ang pananaw natin sa ating sarili, sa ating kapwa, sa church, pati sa Diyos. It will limit our ability to share our God or to share our God-given gifts to others. Maraming iiwasang mga lugar, siyempre dahil galit. Mga taong associated sa taong may kinalaman sa ating pagkapuot, hindi ba? Iiwasan ang iiwasan. Notice how holding hatred is much different from being occasionally irritated or bothered by someone's behavior. It can last for a long time, even years, mga kapatid. Marami pa nga palang magpapatawad kung kailan mamamatay. At yung iba talagang nakamatayan na ang galit sa puso dahil hindi nakuhang magpatawad. If not avoided or dealt with properly, hatred can kill friendships and tear apart the bonds of family and acquaintances. Ano ang sabi sa Matthew chapter 7 verse 12? So whatever you wish that others would do to you, do also to them, for this is the law of the prophets. Golden rule, mga kapatid.
Kung anong gusto mong gawin mo, gawin sa iyo, gawin mo sa kapwa mo. Almost everyone has heard of the golden rule, but few realize this New Testament command is based on instructions originally given to Old Testament Israel, mga kapatid. Even fewer understand that this original command includes a very clear instruction. The passage is found in Leviticus chapter 19, verse 18. Ang sabi, "You shall not avenge nor bear any grudge against the children of your people, but you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord." Mismo ang Diyos ang nag-utos, hindi ba? God's word says that we should not seek revenge against our hold grudges against them. Since we now understand what hatred is and what it can lead to, it is no wonder God instructs us to avoid these feelings. Doing so is how we show love and outgoing concern toward other people. Yet God does not instruct us to do something that He is not willing to do Himself, mga kapatid. Isipin nyo na lang, if anyone would have reason to have a strong feeling of anger towards someone that lasts for a long time, it would be God reacting to man's rebellious behavior, mga kapatid. God created man and gave him guidelines that lead to ultimate happiness. Kung pakaiintindihin natin ang mga instructions ng Diyos, ang lahat ay nilalang para mabuhay ng masaya at malaya. But mankind in general has chosen to ignore His instructions. However, though man does not naturally follow God, he does not hold a grudge. Naiisip ba natin yun? Isipin na lang natin, kung mapagtanim din ng Diyos ng galit na tulad ng mga tao, edi tayong lahat ngayon ay wala. Di ba? Lahat tayo ngayon nagdurusa. Hindi lang siguro COVID-19 ang pinagdaraanan ng buong mundo. Kung mapagtanim ng galit ang Diyos, excuse me, baka hindi lang itong pandemic na ito, hindi lang itong COVID-19 na ito ang patuloy nating iniiwasan ngayon. God does not harbor feelings of resentment or ill will towards us. Totoo po yan. An all-knowing God sees everything we do. He can read our thoughts, your thoughts. Even those that are bad, despite this, He is willing to forgive and forget our offenses toward Him. Because He knows very well the mechanism of hatred that it bites, how the bite works. The offense can be sudden and ill will that results can run deep. Ganun. Like a snake venom or a snake's venom, grudges can be the result of what was initially seen as a trivial matter rather than a major offense. Ito na sinabi natin kanina. It can begin over something that seems minor or petty to most. At first, you may be merely annoyed, nainis ka lang, as with the initial sting of a snake's bite. Yung nagsimula ang galit sa pagkainis dahil sa panghihiram ng isang kaibigan ng isang gamit na ang tagal bago na isauli sa kanya. Halimbawa, later, nanghiram ulit yung kaibigan, but this time, hindi na talaga isinauli ang hiniram. Siniraan pa siya sa kung kani-kaninong tao through social media. O di kaya nagsimula sa simpleng biruan na nauwi sa pikunan. If our feelings are not handled properly, there is a chance for this annoyance to grow worse. The feelings can begin to flow and spread through our mind and have negative effects as they set in. Hindi natin namamalaya, nagtatanim na pala tayo ng malalim na galit na halos ayaw na nating makita pa yung taong yun. Ni boses niya, ayaw nating marinig. Di ba? Ni yung mga pinopost niya sa FB, ayaw na nating basahin pa. And worse, sumahantong pa sa pag-unfollow and later on pambablock. Hindi ba? Mayroon pa nga mga tao na ni pangalan ay ayaw na rin marinig or banggitin man lang. Maging ang mga pictures pinagdi-delete sa photo gallery. The initial sting of an offense, mga kapatid, is obvious. However, some choose to ignore it because
They cannot identify the offense as poisonous. Akala ng iba okay lang, di ba? Kaya marami tuloy ang inaani ay ang malalim na pagkapuot. Kasi ang mga inimpok ay puro galit, ang itinanim ay puro pagkainis. What does Paul emphasize in Galatians 6 verse 7? Do not be deceived. God is not mocked, for whatever one sows, that will he also reap. So kung ang itanim, yun ang aanihin. Nagtanim ka ng galit, aanihin mo puot, di ba? Ngayon, ang tanong, ano nga ba ang gamot sa hatred? Yan, ang magandang tanong. Paano ba natin ito magagamot at malalabanan? So, what is the antidote to hatred? Of course, forgiveness. Pagpapatawad. The Bible states that when someone hurts us, we are under an obligation to God to what? To forgive that person. So, obligasyon natin na patawarin. So, halimbawa, sumamahalimbawa ang loob natin sa ating kapatid dahil napagkaisahan tayo once in our lifetime. Yung bang ibinenta ang mga ari-ari ang naiwan ng mga magulang na hindi man lang tayo kinonsult, for instance. Anong dapat natin gawin? Ang patuloy na magtanim ng galit sa kanila? Of course not. Because it is our responsibility to God to forgive them. Refusing to forgive, tandaan natin, is a sin. Sa Matthew 6 verses 14 to 15, ang sabi, "For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses." So, if we receive forgiveness from God, we must give it to others who hurt us. Yun ang totoo at yun ang gusto ng Panginoon. We are to trust God for justice and forgive the person who offended us. That does not mean we must forget the offense, ha, mga kapatid. However, usually, that's beyond our power. Diba? Forgiveness means what? Releasing the other from blame, leaving the event in God's hands, and moving on. Mga kapatid, uulitin ko, moving on. Bukod sa pagiging pangontra sa pagkapuot, mga kapatid, ano-ano pang halaga ng pagpapatawad? Yan ay iisa-isahin natin. Unang-una, it is God's command. Ang magpatawad. Sa Matthew 6 verse 15, ang sabi, "But if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses." This is the reason that within the model prayer, we ask God to forgive our faults as we forgive those with faults against us. Diba? Ang tanong, totoo ba sa buhay natin ang prayer na ito? Na nagpapatawad tayo sa iba tulad ng pagpapatawad sa atin ng Diyos. Na ang utos ng Diyos na magpatawad ay nagagawa ba natin? Or are we selective in doing so? Yung patatawarin lamang natin ang mga taong feel nating patawarin, pero yung ayaw nating patawarin ay mananatili tayong haters or hater nila. Forgiveness is what God wants us to imbibe. It is His command, mga kapatid. Para maging malinaw, ay mismo si Jesus na ang nagbigay ng isang huwarang paraan ng pananalangin. Yung tamang paghingi ng pagpapatawad mula sa Diyos. Ang sabi sa Matthew 6 verse 12, "And forgive us our debts as we also have forgiven our debtors." In other words, our request is that God forgive us in the same manner that we forgive others, mga kapatid. That every time we make a mistake, we would certainly want God to be as merciful as possible and give us the benefit of the doubt. Diba? Gusto nating maunawan tayo at habaan pa ng Diyos ang pasensya niya sa atin. Yung Lord, sorry po, nagmura ako. Diba? Lord, patawarin niyo po ako at nagsinungaling ako. So dapat ganun din tayo sa mga taong nakapananakit sa atin, hindi ba? Sa mga taong nakapang-iinis sa atin. Gaano ba kahaba ang pagpapasensya natin sa ating asawa halimbawa sa tuwing malilimutan niyang mag-flush ng toilet after using it? Hindi ba?
Gaano ba kaigsi ang ating pagtitimping magalit sa ating makikita natin ng mga kapitbahay natin na patuloy na nag-uumpukan para magchismisan habang walang mga suot na face shield and face mask? Napipigilan ba natin kumulo ang dugo natin kapag naalala natin ang panlulokong ginawa sa atin ng ating kaibigan noon? O di kaya ay umakyat o di kaya naman ay umaakyat kaagad ang ating dugo sa ating sentido kapag naaagawan tayo ng mga parking space sa isang common parking area? Marami kasi sa atin, mga kapatid, ang napakarami ring alibay sa Diyos pagdating sa pagpapatawad sa kapwa, hindi ba? Yung sasabing, tao lang naman ako, Lord. Nauubos din naman ang pasensya ko, Lord. Di ba? Pinipilit ko naman patawarin siya, Lord. Pero, hindi ko magawa kasi anino pa lang niya. Di ba? Alino pa lang niya makita ko, nagpupuyos na ako sa galit eh. Ganun pala, hindi mo magawa, eh di hingin mo sa Diyos. Iniutos niya magpatawad tayo at kung hirap tayong gawin ito, hingin natin sa Kanya, sa Diyos, na magawa natin ito. Anong sabi sa John 14 verse 13, verses 13 to 14? Whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask me anything in my name, I will do it. Yun ang sabi ni Jesus. Ang sabi, kahit anong tama ay pwede nating hingin sa Diyos. So hingin sa Kanya ang pusong marunong magpatawad kung hindi tayo makapagpatawad-patawad. Tulad ni David, hingin natin sa Diyos yung to create in us a pure heart, a new soft heart, mga kapatid. We have been given the power to affect how God deals with us when we fail. Ang bawat isa sa atin ay may kakayang masiguro na ang Diyos ay maunawaan at patatawarin tayo sa mga pagkakataong nagkakasala tayo sa Kanya. Alam natin yun dahil sa ibinigay niyang pangako. Saan? Sa isa sa mga nakatala ng mga pangako ay mababasa natin sa 1 John chapter 1 verse 9. Ang sabi, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, the question is how? Ang question na ito, how can we ensure His compassion and leniency to be with us when we break His command to forgive? Paano niya tayo, kaya tayo mapatatawad kung mismong tayo na kailangan din ng pagpapatawad eh hindi marunong magpatawad sa iba, di ba? Ang ibig lamang sabihin nito ay ibahagi natin sa iba ang natatanggap natin sa Diyos. Magparaya, maunawain, o mapagparaya, maunawain. Yung bang maluwag siya sa atin, dapat ganun din tayo sa iba. It is in this way that we give the power over how much mercy God will show us. Ano pa? Ang forgiveness, it sets free. Ah, madalas nating marinig yan. Nabasa nyo na siguro yan many times sa social media. Pero ang tanong, naiunawaan ba natin yung kahulugan na it sets free? It is the fundamental part of God's ultimate plan for men to be free. To be free, to be liberated, to breathe, to live in freedom. It is the key component required to help reconcile our relationship with God, which was broken by sin. Sa Isaiah 59 verse 2 ang sabi, but your iniquities have made a separation between you and your God, and your sins have hidden His face from you so that He does not hear. Yan, hindi pa nagkakatawang tao ang Diyos. Wala pa si Jesus Christ sa mundo nung i-prophesy yan. Na ito si Jesus Christ ang sinasabi dito. Ha? Dahil sa kasalanan natin, mismo siya na anak ng Diyos, hindi matignan ng Ama. Dahil sa kasalanan natin, nasa Kanya. Most of us know that the Bible teaches that we have to forgive the people who let us down and hurt us. Pero, napag-iisipan ba natin kung bakit gusto niyang gawin natin ito? Why would good and loving God wants us to forgive the people who have fallen short of our expectations? Or worse, those who have brutalized or victimized us?
Because what? Because forgiveness is a dark and lonely prison in which we hold the key. Unforgiveness, I'm sorry. Kapag hindi tayo marunong magpatawad, nakakulong tayo. Ngayon, ang may hawak ng susi, tayo rin naman. Diba? It leads us to the place where we are deceived by our pain and the lies that we tell ourselves. Akala natin yung mga sakit na inflicted ng mga taong nakapanakit sa atin, yung mga sugat sa ating emosyon, at pagkakataon na ating kinakandili ay siyang nagiging proteksyon natin. Diba? Yung mga nag-emote-emote pa. Ayos na ayos ang araw, tapos bigla aalalahanin na naman yung asawang ang tagal-tagal nang hiwalay sila, paulit-ulit na iniisip yung mga nangyaring hindi maganda sa kanila noon. Dahil hindi mapatapatawad. Instead of seeing what we are doing to ourselves, we believe someone else is keeping us locked up and bogged down. Diba? Kaya ganito ang buhay ko kasi ninakaw niya ang aking kabataan. May mga ganong drama. Kaya ganito ang buhay ko, lungkot-lungkot ko yun dahil yung asawa ko, ganito-ganito, etc. Blah, blah, blah. Na ilang taon nang patay. But in reality, mga kapatid, alam niyo kung ano? Hindi sila ang nagkukulong sa atin. We are our captor. Yun ang totoo. Tayo ang kumukulong sa ating mga sarili dahil hindi tayo makapagpatawad. Na hindi natin makuha magpatawad habang nakikita natin yung tao nang nakapanakit sa atin ay tila namamayagpag pa. Nakamove on na, samantalang tayo heto, lugmok pa rin. Galit na galit pa rin. Anong sabi sa 1 Corinthians 7 verse 23? You were bought with a price. Do not become bondservant of men. Yan ang sabi. Holding on to unforgiveness makes us slave to the person who hurt us. Yun ang totoo nun. Kaya nga sa mga mag-asawang matagal ng hiwalay ay patuloy pa rin muhi sa isa't isa, ang ibig lamang sabihin yan, walang tunay na pagpapatawad na naganap. God doesn't tell us to forgive and minimize our pain and the pains to which we have been subjected. He tells us to forgive because what? He wants us free. Yun ang gusto niya, kaya gusto niya magpatawad tayo. May buhay pa tayong dapat ibuhay. So bakit papayagan nating hindi maganap dahil sa patuloy na pagmamatigas? Diba? Jesus came that we would receive life and live it to the fullest, mga kapatid. He wants us free. He wants us healed, mga kapatid. We were never meant to resign to a life of maintaining and carrying the heavy burdens of heartache, abandonment, or fear. It is His heart to see us healed, mga kapatid. Tanong, healed ka na ba? Gusto niyang kasama natin siyang dadaanan ang lahat ng ating mga pains. Pinipilit niyang baligtarin ang mga kasinungalingan sa ating buhay at gamutin ang ating mga sugat-sugatang pagkatao, pero kailangan ng ating pakikilahok ng pakikisama. He even wants us to get into the place that we are hurt so badly. Yung areas ng ating pagkatao na pakiramdam natin ay durog-durog, wasak-wasak, para buuin niyang muli. Yun ang gusto ng Panginoon. Gusto niya tayong iahong muli sa pagkakabaon sa libingang tayo ang mismong humukay para malugmok. Ang tanong, mga kapatid, kung sakaling may mga hindi pa kayo na patatawad hanggang ngayon, aren't you tired? Kakapagod, di ba? Tired of the anger and rage and bitterness? Don't you want more, kapatid? More peace, more joy, more hope for your future? Ayaw niyo bang malalim na relasyon na may deep intimacy where you can be known, loved, and accepted? Then you have to get free from the unforgiveness and the pain that you've endured. A significant step
towards freedom is to be a partner with the Holy Spirit, mga kapatid, to forgive the people who have fallen short. People who let you down or hurt pa ang pagpapatawad. It redeems our pain and retrieve our losses. Sa Colossians 1 verses 13 to 14, ang sabi, He has delivered us from the dominion or domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son in whom we have redemption, the forgiveness of sins. So what is redemption, mga kapatid, na sinasabi rito? It redeems our pain. So ano ba yung redemption? Redemption means to be released by payment or of ransom, mga kapatid. Jesus paid the ultimate price to purchase our redemption. Isa sa mga dahilan ng Diyos kung bakit inuutos niyang tayo ay magpatawad ay upang tayo ay matubos sa sakit, sa pain, mga kapatid. He made way for our freedom from it through our participation to forgive. Remember, mga kapatid, na hindi ibig sabihin sa pagpapatawad ay hindi na tayo nasasaktan. Na ang mga pananakit at natanggap natin ay parang wala lang. The truth is, in forgiveness, we are able to see the other clearly through the lens of what? Compassion. Hindi lamang ating sarili ang makikita nating kawawa, api, victim, kundi makukuha nating mabuksan ang ating kamalayang maunawaan ang pinanggagalingan ng taong nakapanakit sa atin. Ang pagpiling huwag gumanti, bagkos magpatawad ay magbibigay sa atin ng kaluwagan upang ang ating paggaling at pagbangon ay madaling maganap. Maybe someone hurt us something awful, di ba? For sure, meron yan. Maaring ang esposo natin na hindi naging good provider eh nagbibisyo pa. Maari naman ang ating esposa na katutulong nga sa paghahanap buhay pero hindi naman naging tapat sa atin dahil sa pagtataksil. Sino man at anuman ang kadahilanan ng ating pains and hurts, forgiveness is still for us, mga kapatid. We have to forgive our parents, our siblings that may cause us too much heartaches and pains. People who may abused us, yung mga taong minaltrato tayo, minaliit tayo, pinagbintangan, itsinismis. Hindi madaling gawing patawarin sila, mga kapatid, pero pwede at dapat nating gawin. Forgiving others is a minute-by-minute choice. But it is a choice worth making because the Lord wants to step into that situation and work on our behalf, mga kapatid. He seeks to redeem that pain and see us released from its shackles. Ayaw niya tayong nabibihag. He wants to restore what we've lost. Sabi nung iba, mayroong nagpa-counsel sa akin, natatandaan ko. Ang sabi niya, kasi po, ninakaw niya po ang kabataan ko, inubos niya po ang lakas ko, etc. blah, blah, blah. Okay, sabi ko naman sa kanya, oo, naubos, ninakaw ang lakas mo, pero hindi ba nakikita hanggang ngayon, ninanakaw pa rin niya ang lakas mo dahil sa hindi mo mapatapatawad yung tao. Naiisip ba natin yun, mga kapatid? If we can learn to trust God, Jesus Christ, we'll see forgiveness is worth the effort. Hindi mo talaga kayang magpatawad kung wala si Kristo sa puso. Kung hindi mo hahayaang kumilos si Jesus 100% sa iyong buhay, hindi ka talaga makakapagpatawad. Kasi ang pinaupo mo, sarili mo. Why in the world would a good and loving God tell us to forgive the people who have hurt, victimized, and abandoned us? Dahil ba gusto niya tayong masaktan palalo? Na wala siyang pakialam sa ating mga pains? Of course not. He says so because He cares more than we can fathom. And He commands us to forgive in order to heal us and see us set free and live victoriously. Ano pa ang forgiveness? It is what God displays on the cross.
Sa Hebrews 4, verse 15, ano ang mababasa natin? Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Meron bang iniutos, mga kapatid, ang Diyos na hindi niya alam? May itinuro ba si Jesus sa atin na hindi niya mismo naranasan? God is not asking us to do something that He was not willing to do. He knows that forgiveness is hard for us, mga kapatid, and He knows what it is like to choose to forgive. He's the creator of the universe in the first place. He made man in His image to share in relationship with Him, but we chose our way. We rebelled against God, who only wanted to be in relationship and connection with us, and still decided to forgive us anyway, even though that forgiveness cost Him everything. He came and He walked among men. He created in His image, and we didn't even receive Him. We rejected Him. Nanggamot siya, at marami ang nagmahal sa Kanya saan man siya pumunta, pero marami rin nagpapatay sa Kanya, hindi ba? Ipinako at binitin sa Roman cross habang ang kasama niyang mga kaibigan sa araw-araw in His public life ay isa-isang nagpulasan. Iniwan siya habang unti-unting nalalagutan ng hininga. Hindi ba? Nakabayubay sa krus, ay nakuha pa ng maraming siya ay bastusin, gawing katatawanan, kutsain, duraan, at pagsugalan ng kanyang mga gamit. Hindi ba? Sila na ang dahilan. Sila mismong dahilan, tayong dahilan kung bakit siya nagkatawang tao upang ang lahat ay mailigtas sa walang hanggang kamatayan. Nanatili siyang nakapako sa krus, sa gitna ng dalawang magnanakaw, samantalang hawak niya ang buong kawan ng kalangitan, ay nakuha pa niyang niya pang magpatawad. Hindi ba? Bago pa siya malugutan ng hininga. Habang siya ay nagdurusa from physical, emotional, and mental torture, while He still hung, He asked the Father to forgive us because He knew we were unaware to what we were doing, that we are insensible. Ang Diyos na walang sala ay naging kasalanan para tayo ay mapalaya. So we may be righteous, so we may be saved, so we may be loved. Naisip ba natin ito, mga kapatid? Ang malalim na dahilan ng kamatayan ni Jesus sa cross? O naisip lang natin ito tuwing mahal na araw? At yung mga remaining months of the year, wala na naman. Forgiveness is hard, mga kapatid, but it is worth it. God tells you, kapatid, at this very moment to forgive, knowing full well what it means and how challenging it can be. Siya na nagpatawad sa'yo, ay hinihimok niyang magpatawad din. Because He knows the freedom, the redemption, and the restoration that will cover our pains and loss when we partner with Him. God established its importance in His dealings with us through His Son, Jesus Christ. Though we disobeyed the Father, He did not harbor any ill will. Araw-araw nga nagkakasala tayo eh, di ba? Rather, He took the first step toward resolving our differences and gave us the opportunity to have a relationship with Him. Di ba? Jesus, who is in full agreement with God, also demonstrated the power to forgive. Habang nakabayubay siya sa krus, balikan natin yung senaryo, nagdurusa sa matinding sakit, ay hindi hiniling sa kanyang ama na wasakin ang mga taong nagpapahirap sa kanya. Napatayin silang lahat. Bagkos ang hiniling niya sa ama ay pagpapatawad sa lahat. Jesus' willingness to die is the reason we have a chance at life. Ang pagpapatawad ng Diyos ang dahilan kung bakit nakauupo kayo ngayon sa harapan ng inyong mga gadget at nakikinig ng salita niya. Ang pagpapatawad ng Diyos ang dahilan kung bakit may trabaho pa tayo ngayon. Kung bakit nabubuhay tayo ngayon, na kahit pagod na tayo,
still, sa pagtulog natin at paggising, may lakas pa rin tayo. It is the power of forgiveness, not the power of a grudge, that leads to joy and peace, mga kapatid. It is the antidote to the dangerous poison of holding hatred. Ang tanong ay, paano ba tayo magpapatawad? Sapat bang hilingin lamang sa Diyos na bigyan tayo ng pusong mapagpatawad? Of course, mayroon tayong dapat gawin, mga kapatid, para ang hinihiling natin ay maganap sa atin. How to forgive? Una, accept that no one is perfect. Remember that we also make mistakes and can offend others. If we were to make a list of our errors, it would definitely be long, mga kapatid. Every time a person offends us, let us remember that he is human like us and can make mistakes like us. This will help put ourselves in the right mindset and deal with the anger we feel. This mindset will make us more understanding of others and give them room to make mistakes. Sa ganitong kamalayan ay makakayang tanggapin natin ang masasakit na pananalita halimbawa ng mga kapatid natin sa atin. Yung mabibigyan natin ng benefit of the doubt, probably mainit ang ulo kasi pagod, may pinagdadaanan. Hindi yung basta-basta nainis din tayo, na-provoke tayo kaagad, hindi ba? Na hindi natin, na hindi naging mabuting mga tagapamahala, halimbawa ang ating mga magulang nung tayo mga bata pa. Kasi mayroong mga anak, namatay na mga magulang, may sama pa rin ang loob sa kanila, di ba? Marami pong ganyan. Marami pong nakakausap na ganyan ng mga tao, di ba? Na hindi talaga natin kasing thoughtful, halimbawa, and mindful ang asawa natin sa mga important events sa buhay natin, tulad ng anniversary and birthday. Kasi marami mag-asawa, nag-aaway dahil lang dyan. Nakalimutan ng birthday ng asawa, nakalimutan ng anniversary, nakalimutan ng birthday ng binan, etc., etc. Na hindi natin kasing punctual sa time, mga ating kaibigan. Kasi sa totoo lang po, marami rin akong kilalang ganyan. Kasama rin po ako doon, minsan na naiinis, nakukuhang mainis at magalit sa kaibigang parating late. Kasi hindi nga ako nalilate. So ang tingin ko, lahat ng tao dapat hindi nalilate. Eh, maling mindset. Kasi kapag ganun ang ganoon, gusto natin yung kausap natin, katulad natin, eh, there's something wrong with us. Di ba? O di kaya naman, yung hindi natin kasing simpleng manamit ang kapitbahay natin kasi nasa labas lang eh, kung todo nakabihis, di ba? Tapos tayo simple lang, kaya marami naiinis. Naiinis, pero tingin naman sila ng tingin, di ba? Ano ba? Na hindi natin kasing bango ang nakakatabi natin sa mga pilahan, di ba? Ang daming naiinis kasi amoy baktol, amoy mabaho, ganyan. So, nakakainisan, tuloy nagiging mga judgmental, nagiging selective, nagiging unfriendly. Alam niyo mga kapatid, dapat ay tanggapin natin ang iba, tanggapin natin ang katotohanan na sila ay iba kaysa sa atin. Natin ay hindi rin sila perfect. Kung hindi kasi natin tatanggapin na ang bawat isa sa atin ay hindi perfect, patuloy lamang tayong maiinis. At haba lang nangahabang listahang kapupuutan natin, hindi ba? At ang maapektuhan lang negatively ay tayo rin. Yun yun. The single most frustrating thing is to try to change others to be like us. Because it is impossible. Kaya frustrating, di ba? Being mindful of human limitations leads us to forgive others who fall short of our expectations. And forgiving after each and every time someone has offended us is possible. Pwede, mga kapatid, if we will desire for it. So,
ano pa? Have a mindset of forgiveness. Kasi kung hindi ka utak mo, hindi naka-mindset sa pagpapatawad, hindi ka talaga makakapagpatawad. So having a mindset of forgiveness helps us or helps prepare us for any offenses or offense that may come our way. This is like already having a vial of antidote before we are bitten by a poisonous snake. Instead of trying to find the antidote once we are bitten and the poison begins to take effect. Para lang yung COVID-19 virus, mga kapatid. Para di kadapuan, magpabakuna ka na habang wala ka pa. Kapag na-offend ka, pwede mong sabihin kaya ko siyang patawarin kasi may baon-baon ako nito sa aking puso. And we should always remind ourselves that we too are forgiven by none other than Jesus Christ. So ano naman ang lisensya natin para hindi makapagpatawad? Sige nga. Para hindi absuelto ang mga taong nagmaliit sa atin noon. Hindi ba tayo rin naman tad-tad rin ang mga pagkakamali at pagkakasala? Maaring hindi nga tayo ng api, ng kapwa, pero naging mga inggitero at inggitera naman tayo many times in our lives. Hindi ba? Maaring hindi nga tayo naging bully sa ibang tao, pero sa ating sariling pamilya ay controlling at matuntayo, hindi ba? Wala tayong pwedeng gawin if we want to be free from hatred but to forgive. Bago pa tayo ma-offend, mainis, ma-provoke, dapat may baon-baon na tayong pagpapatawad because it will derail us from hatred. Yung mga taong alam natin ay posibleng magamit ng kaaway para tayo magalit. Magandang inuunahan na natin ng pagpapatawad ng isang taong alam nating posibleng makainis o makapanakit sa atin. Yung bang sasabihin natin, pinatatawad na kita sa sarili mo lang, ngayon pa lang bago mo pa ako galitin. Dahil with this mindset, hindi tayo madaling mapoprovoke. Tandaan ninyo yan. Because I'm doing it. Hindi tayo mapipikon. Subukan ninyo yung sinabi kong yan because it works. Sa Romans 12 verse 17 ang sabi, repay no evil for evil, but give thought to do what is honorable in the sight of all. Sino ba ang benefactor kapag ganito ang ating gagawin, mga kapatid? Di ba tayo rin? Napakaigsi ng buhay para mabuhay sa galit at pagkainis. Samantalang napakaraming pagkakataon sa buhay ang magpatawad na magpatawad, hindi ba? This provides the opportunity for us to explain why there are times you are unhappy and also gives the other person a chance to explain his or her side of the story. Ano pa po ang dapat gawin para makapagpatawad at madali ang pagpapatawad? Remember God's forgiveness. Kanina pa natin sinasabi at pinag-uusapan. Ano ba ang bigat ng kasalanang nagawa ng taong ating kinamumuhian sa bigat ng kasalanang nagawa at nagagawa natin sa Diyos? Sige nga, hindi ba't pareho lamang? Makanga masigit pa yung ating nagagawa. Hindi ba't ang dahilan at saysay ng kamatayan ni Jesus sa Roman cross ay para sa mga kasalanan natin at sa mga kasalanan ng mga nakapanakit sa atin? Namatay si Jesus hindi lamang para sa atin, kundi para rin sa asawa nating nagtaksil, sa mga anak nating lapastangan sa atin, sa mga kapatid nating nanakit sa atin, at sa mga taong nakaagabyado sa atin. Reminding ourselves of the debt that God forgave us in Christ when we certainly didn't deserve it can help us forgive others, mga kapatid. Pakaisipin na lamang natin kung gaano ba karami ang mga kasalanang nagawa natin in our past na maaaring hindi nakikita ng kapwa natin pero hayag na hayag sa Diyos. Maaaring sa tingin natin mga kapitbahay ay mga kabanal-banalan tayo pero sa paningin ng Diyos ay makasalanan tayo. Nagiging banal lamang naman tayo sa harapan ng Diyos dahil kay Jesus na nananahan sa ating puso na ating tinanggap as our Lord and Savior. Nagiging banal tayo sa paningin ng Diyos dahil sa dugo ni Jesus na bumabalot at nananalaytay sa ating mga ugat. Nagiging matuwid lamang tayo sa harapan ng Ama dahil sa pagpapatawad ni Jesus sa ating mga pagkakasala. Now, if we have been forgiven so much, how then can we hold on to
unto grievances committed against us? Yan ang mga tanong, mga kapatid. Let us forgive someone, even without that forgiveness being accepted. Kung patay na ang nakapanakit sa atin, patawarin pa rin. Upang tayo ay makalaya at hindi patuloy na minumulto ng mga pait na dulot nila sa atin. In the first place, ang dahilan ng pagpapatawad na itinuro ng Diyos na ibinahagi niya sa atin ay magpalaya at mapagpalaya at nagpapalaya. Ano pa? Let go of the hurt and be free. The devil is an expert at giving a foothold when we have made a choice to forgive, but the wound is still sensitive. Nasaktan tayo, humalagpos tayo mula sa sakit. Let us not torture ourselves by immersing our mind and emotions to the memories of our bitter past. Let us not allow ourselves to replay the offenses over and over again. Patay na yung nakapanakit sa atin, pero buhay pa rin yung mga pananakit niya sa atin. Bakit ganun, di ba? Let go of the pain and determine that we are going to choose to move forward. Dapat dinidesire yun. Yung makabangon tayo at umalis sa kung saan tayo nadapa. Huwag nating hayaang kalawangin ang ating puso o di kaya ay maglumot ito to the point na hindi na natin magawang makaalis pa mula sa galit. This is where prayer is essential, as on our own, we are tempted to wander back to unforgiveness. Paano pa ang pagpapatawad? Magpagpapatawad? Continue to forgive. Continue to forgive. Sa Matthew 18 verse 22, ang sabi, Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. The name 70 times 7 is synonymous with God's eternal forgiveness. Walang katapusang pagpapatawad. Sa Matthew 18 verses 21 to 22, bago yung 22, ang sabi, Then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me? And I forgive him up to 7 times. Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. So, Jesus isn't telling us to forgive our brothers 490 times, or 70 times, or 77 times. He's telling us we should always forgive our brothers when they have sinned against us. God in heaven has forgiven us all of humanity's sins. How wrong it would be for us to deny our brothers and sisters a similar forgiveness for much lesser matters. Hindi lang brothers and sisters, asawa man yan. Yung iba magkahiwalay na, magkaaway pa. Mga kapatid na hindi nag-uusap for the longest time dahil sa walang pagpapatawad sa isa't isa. Mga anak na hindi kinakausap ang mga magulang dahil sa mga unforgiveness. Walang katapusang pagpapatawad. Ang sinasabi dito upang mamanatili tayong malaya sa buhay. Upang manatili ang cycle of love on earth while we wait for eternal life in heaven. Forgiveness is more than just saying a prayer and moving on. Hindi ito parang sinabing, Lord, pinatatawad ko na po siya, pero ni picture hindi natin kayang tingnan. Nihilat siya ng pagmumukha niya, kinasusukluman pa rin. It is a serious decision, mga kapatid, that we should make over and over again. The process will most likely be uncomfortable and painful, but it will always be worth it in the end. So in conclusion, mga kapatid, the root of grudges is what? Misunderstanding. By having an attitude of forgiveness and remembering our own mistakes, however, we are more likely to approach the situation in a godly manner. Through the love of God, we show the proper level of outgoing concern required to cover someone else's wrongs and drive bitterness and resentment from our hearts. It's actually a decision.
It's a choice to make, mga kapatid. Kung gusto nating magdwell pa rin sa ating galit at pagkapuot sa isa o maraming tao, sige, sumigi tayo. But be reminded that God wants us to live freely. Gusto niyang mabuhay tayo ng malaya. Yung magaan ang ating pakiramdam. Yung maluwag ang ating paghinga dahil wala tayong kaaway. Wala tayong kinaiinisan at iniiwasan. God's love and the real power to forgive come from the Holy Spirit. The power that resides in your heart, in my heart, in our heart. Jesus Christ, who gives the cure against the poison of hatred. Jesus, who exemplified forgiveness on the cross as opposed to the hatred of God to sin. Magpasakop tayo, mga kapatid, sa Espiritu ng Diyos at hayaang baguhin tayong patuloy upang ang magawa nating magpatawad ng pagpatawad sa mga taong hindi pa rin natin napapatawad. Tatapusin natin ang pag-aaral nito sa isang dalawang verses na matatagpuan natin sa Leviticus 19 verses 17 to 18. At sana kung meron kayong pagkakataon ay isulat ninyo ito. Ang sabi, you shall not hate your brother in your heart, but you shall reason frankly with your neighbor, lest you incur sin because of him. You shall not take revenge or bear a grudge against the sons of your own people, but you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mayamang salita. Pagpalain ng Diyos ang pag-aaral na ito. Pagpalain ng Diyos ang iyong mga buhay. At nawa, ang pagpapatawad ay sumainyo rin. Magandang gabi sa ating lahat.